Sino itong kawani ng gobyerno na may sahod na 34,172,508 pesos? Wow! Napakalaki naman! Sa kabi-kabilang isu ng korupsyon, meron din namang opisyal sa gobyerno ang nagtatrabaho ng buong husay at dedikado. At sa likod ng kanilang serbisyong publiko, napakataas pala ng kanilang sweldo. Sino-sino nga ba ang may pinakamalalaking sahod sa mga opisyal ng gobyerno? Sapat ba ang kanilang kita kumpara sa kanilang serbisyo? 10 highest paid officials sa gobyerno ng Pilipinas. Yan ang ating aalamin. Po, Edna Villa. Si Dr. Villa ang Senior Assistant Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas, kung saan siya ang namumuno sa Payments and Currency Development Subsector. Siya ang nagmamando ng Payments Policy at Development, Payment Supervision, Licensing, Currency Policy, at Integrity Operations ng BSP. Si Dr. Villa ay nakatuon sa iba't ibang aspeto ng regulasyon at pangangasiwa. Ang mas malaking bahagi ng kanyang career sa BSP ay inilaan sa mga operation sa merkado. Ang kanyang income bilang isang Senior Assistant Governor ay umaabot sa 20,901,938.61 pesos. Pangsiyam, Francisco Dakila Jr. Si Francisco G. Dakila Jr. ay naglingkod bilang chairman ng National Commission on Indigenous Peoples or NCIP mula nang italaga siya ni Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Bago ito, ipinakita ni Dakila Jr. ang kanyang dedikasyon sa misyon ng NCIP sa pagkuha ng posisyon bilang Deputy Executive Director. Sa buong kanyang panunungkulan, ipinaglaban niya ang karapatan ng mga katutubo nang hindi napapagod sa pagtatrabaho upang protektahan ang kanilang mga karapatan at itaguyod ang kanilang kapakanan. Ang kanyang income bilang chairman sa NCIP ay umabot ng 22,386,618.38 pesos. Pangwalo, Elmore Capul. Si Elmore Capul ay ang Senior Assistant Governor and General Counsel or SAGGC na nagtapos ng ikatlong pwesto sa 1987 bar examinations at sumali sa Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP noong 1994 bilang bank attorney. Mula noon, siya ay nagtanga ng iba't ibang posisyon sa BSP at itinalaga bilang general counsel noong 2013. Bilang pagkilala sa kanyang mga tagumpay at patuloy na kahusayan sa trabaho, itinalaga siyang assistant governor noong 2016 at senior assistant governor noong 2019. Si Capul ay namuno sa iba't ibang komite ng BSP, kabilang ang Bids and Awards Committee and Committee on the Disposal of Real Properties. Ang kanyang income bilang isang Philippine bank attorney ay umabot sa 22,474,117.55 pesos. Pampito, Antonio Abacan Jr. Si Dr. Abacan ay nagtapos ng Bachelor of Science in Commerce major in Accounting noong 1965. Siya ay isa sa mga miyembro ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP. Bago ang kanyang kasalukuyang posisyon, siya ay nakilahok sa maraming kumpanya at negosyo tulad ng Pangulo ng Metropolitan Bank and Trust Company, Senior Advisor ng First Metro Investment Corporation, Board Advisor ng GT Capital Holdings, Advisor ng Toyota Manila Bay Corporation at marami pang iba. Siya ay nakatanggap ng isang parangal noong ika-80 na anibersaryo ng FEU, ang Outstanding Alumni Award. Ang kanyang income bilang isang miyembro ng Monetary Board ay umabot sa 24,026,240.32 pesos. Pang-anim, Peter Favila. Peter Favila ay isang business executive na nakilahok sa iba't ibang mga tungkulin sa pribado at pampublikong sektor. Siya ay naglingkod bilang kalihim ng Kagawaran ng Kalakalan at Industriya or DTI sa Pilipinas noong administrasyon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Bukod dito, may karanasan siya sa pribadong sektor, kabilang ang mga posisyon sa negosyo at korporasyon. Ang kanyang income bilang executive ay umabot ng 24,389,260.96 pesos. Panglima, Tsuchi Funasier. Si Deputy Governor Funasier ang pinuno ng Financial Supervision Sector or FSS na pangunahing responsable sa regulasyon ng mga bangko at iba pang BSP Supervised Financial Institutions or BSFIs. Sa ilalim ng kanyang diretsahang pangangasiwa ay limang subsectors na nangangasiwa ng pagsusuri sa lugar ng BSFIs, kabilang ang espesyalisadong pagsusuri ng partikular na mga area at halimbawa dito ay ang anti-money laundering, trust,
Financial Market Operations at Information Technology. Nagsimula siya sa kanyang karera sa Bangko Sentral ng Pilipinas noong 1984 bilang bank examiner at unti-unti siyang umakyat hanggang sa maging assistant governor noong 2017. Ang kanyang income bilang isang deputy governor ay umaabot ng 25,157,037.71 pesos. Pang-apat, Victor Bruce Tolentino. Si Victor Bruce J. Tolentino ay nagsimula ng kanyang edukasyon sa ekonomiya sa Pilipinas at matapos maglingkod sa maraming posisyon, kabilang na ang Chief Economist ng Asia Foundation at Director ng Economic Reform and Development, si Tolentino ngayon ay miyembro ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nagbibigay payo sa mga isyu tungkol sa agrikultura at food security. Ang kanyang income bilang isang miyembro ng Monetary Board ay umaabot sa 25,678,689.41 pesos. Pangatlo, Anita Linda Aquino. Ang tagumpay ng karera ni Monetary Board Member Anita Linda R. Aquino ay sumasaklaw sa tatlong dekada ng trabaho sa Pilipinas at ibang bansa bago siya italaga sa Monetary Board nang lingkod siya sa pamunuan ng Philippine Deposit Insurance Corporation. Siya rin ay Board Advisor sa United Coconut Planters Bank or UCPB, isang government financial institution. Ang kanyang serbisyo sa public sector ay kasama ang pagiging Chief of Staff sa Secretary of Finance and Republic of the Philippines. Siya ay naging Head of Corporate Sales and Structuring sa Citibank Manila, Regional Trading Business Manager para sa Asia sa Singapore-based Citicorp Investment Bank Limited, Senior Vice President at Head ng Global Distribution and Advisory Division sa Rizal Commercial Banking Corporation at Executive Director, Head ng Financial Market Sales ng Pilipinas. Sa Standard Chartered Bank. Nagtrabaho din siya sa Charles A. Dana Foundation sa New York. Ang kanyang income bilang isang miyembro ng Monetary Board ay umaabot sa 26,362,389.44 pesos. Pangalawa, Benjamin Jokno. Si Benjamin Jokno ay isang kilalang ekonomista at opisyal ng gobyerno sa Pilipinas. Isa siyang dating propesor sa University of the Philippines School of Economics, kung saan nag-ambag siya sa larangan ng akademya, sa larangan ng gobyerno. Nagsilbing kalihim ng budget at management si Jokno, kung saan naging bahagi siya ng mga mahahalagang desisyon sa pambansang budget at ekonomiyang plano ng bansa. Bukod dito, naging miyembro rin siya ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang pangunahing bangko ng bansa. Ang kanyang paglilingkod sa iba't ibang sektor ng gobyerno at ekonomiya ay nagbigay daan sa kanya para magkaroon ng malalim na pangunawa sa mga aspeto ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang kanyang income bilang isang government official ay umaabot ng 28,781,029.81 pesos. At ang una, Felipe Medalla. Si Felipe Medalla ay isang ekonomista na naglingkod sa iba't ibang kapasidad sa sektor ng pampubliko at pribado. Siya rin ay may kahalagang karera sa larangan ng ekonomiya at pampublikong patakaran. Siya ay naging Director General ng National Economic and Development Authority or NEDA ng Pilipinas, na ang pangunahing tungkulin ay ang pagbuo ng mga pangmatagalan at pang-ekstensyong plano at patakaran para sa kaunlaran ng bansa. Bukod sa kanyang tungkulin sa sektor ng pampubliko, nakilahok din si Medalla sa larangan ng akademya at pananaliksik. Nagbigay siya ng ambag sa literatura ng ekonomiya at sa mga talakayan hinggil sa iba't ibang isyu sa ekonomiya. Ang kanyang income bilang isang Director General ay umaabot sa 34,172,508.34 pesos. Malaki man sa tingin ng iba ang kanilang sahod, pero mas malaki din naman ang kanilang naging ambag, kakayahan at maraming responsibilidad sa serbisyo upang maisaayos ang malawak na sistema ng ating pamahalaan tungo sa kaunlaran at kaayusan ng bansa. Sa iyong palagay, sapat ba o sobra ang kanilang salary bilang government official? Ikomento mo naman ito sa